So, good evening again mga kapatid. Welcome po muli. Welcome sa ating channel, Eric Ambaki. Okay, first video mga kapatid. Ito, may hawak-hawak tayong timbangan. Kasi mamaya, yung isang jersey bag ko po ay akin po yung i-deliver. So, may bibili po. Susubukan ko lang naman na itimbang. Tapos, mayroon rin isang dumalaga doon na i-deliver ko rin. Kasama yung mga sisiw ng manok. So, ito, dala-dala ko kasi andun lang naman yung aking pabuhan. Ayun. So, andun. So, kanina, may sinundan ako ditong dalawang pabo na kumbaga, binantayan ko kung saan po sila papunta. So, ito po yung tagpo kanina. Bibigyan ko po kayo ng idea mga kapatid, pag ganitong sitwasyon po inyong pabuhan, pag naka-pre-rinse po kayo, kita nyo ba itong dalawang inahin na ito? Ayan, naghahanap yan ng mapag-itlogan. Tapos ito, confirm ko na po kung saan yan nag-iitlog. Doon yan, babalik yan doon. So, inaraw-araw ko na lamang po na kinukuha yung kanyang itlog doon para sa incubator. So, ito, bago pa ito mga kapatid, hindi pa siya mapakali. Naghahanap pa yan ng pwede niyang pag-itlogan. Ayan, kita nyo naman. So, yung isa, confirm ko na po kung saan niya nag-iitlog kasi yung mga itlog niyan ay nakukuha ko na po. Yun lang isa. Yun. Yun. So, ito, nag-aabang ako kasi minsan, pag busy ako, hindi ko namamalayan yung ibang pabo na inahin kung saan sila nag-iitlog. Pero ito, hindi ako busy ngayon. Ayun, oh. So, ayun. Posible po na dyan yan iitlog. Doon po yung aking pabuhan. So, yung isang inahin kanina mga kapatid, alam ko naman kung saan yung papunta. Dito po yung pumasok. Kasi dito po yun madalas na umiitlog sa kanyang suki itlogan malayo sa kabihasnan. So, titingnan natin kung may itlog. So, success po mga kapatid. Totally po na dito po talaga siya nag-itlog. Ayan. So, ito. Kinukulikta ko lang ito mga kapatid. Ayan. Preparation natin sa ating ayan o. Kita nyo naman. So, ito. Daladala ko na yung itlog. Preparation sa ating incubator. Kanina mga kapatid, yung suspitsa ko ay doon po siya iitlog. Kasi doon ko po siya nakita pa ikot-ikot kanina. Ngunit kung nakita nyo kanina, may mga bato kasi roon. Kaya sinubukan kong pumunta rito. Ito na po. Ito po yung ebidensya na dito po talaga siya nag-itlog mga kapatid. Ayan. So, ayan. Hindi pa totally na, kumbaga, hindi pa po talaga mukhang pugad na yung kanya pinag-itlogan. Kasi unang itlog pa ito. Sa susunod ng mga araw mga kapatid, itong area na ito mga kapatid ay magmumukhang pugad na po talaga yan. So, ito, unang itlog niya. So, pwede ko na itong bilangin. Isa ngayon. So, hanggang mga 13 siguro yung posible niyang maitlog. Ayun pa, oh. Ginawa niya ang parang pugad. Ayan. Iniwanan ko na kasi siya kanina dahil siguro pansin niya dyan na mainit at may bato. Kaya, hindi siya nagtuloy. Ayun, oh. Yan. So, may bato kasi mga kapatid. So, hindi niya itinuloy doon. So, dito siya, oh. Dito ko po nakita yung itlog. Ayan, dyan ko po nakita. So, magaling. At okay yung inahin na yun kasi iningatan niya yung kanyang itlog. Kasi pag doon sa kabila, basag ang itlog. So, dalawang itlog po yung ating nakuha ngayon. Ayan na po mga kapatid. Dalawang inahin doon sa kabila ng kunti. Tapos dyan. Kasi ayan po yung aking pabuhan. So, may isa pa po silang iniitlogan na everyday ko talagang tinitingnan dito. Ito. So, tinakpan ko lang ito kasi minsan ay naarawan kasi masisira yung itlog. So, ito, may isang itlog na naman. No? So, madalas na umitlog yung mga inahin, mga kapatid, na sa bandang tanghali. Ayan. Yan po yung madalas na nakikita ko. Yung iba naman, humahabol hapon. Ngunit talagang madalas, pagkatapos pakainin, mga 9 a.m. to 11 a.m. Ayan, dyan po sila madalas na nag-iitlog. So, tatlong piraso na po yung itlog na nakuha ko. So, ito na po yung tatlong piraso, mga kapatid. Tatlong piraso na pulot ko sa araw na ito. Tapos kahapon, mayroon tatlo rin dito. Ito. Ayan, tatlo rin ito na pulot ko.
Ay, dalawa lang pala. Kala ko tatlo. Timol pala itong nas pangatlo na nahawakan ko. Dalawa lang yung napulot ko kahapon. So, ito naman, itlo po ito ng manok na inihati dito sa akin kanina para ipang-incubate. So, bumabayad na lang sila sa akin para i-incubate yung mga itlog. Madalas niyan ay itlog ng manok na panabong. Kasi ayaw raw maglimlim. Kaya, yan. So, tatlo po yung nakuha natin doon. So, ang pang-apat mga kapatid, malapit, munti ko na makalimutan, may pang-apat pa pala rito. So, dito po nag-itlog yung isang inahin. So, tingnan natin kung may itlog ba or naglimlim na ito. Inaraw-araw ko kasi yung pagkuha dito. Ayan, oh. So, may itlog po. So, kunin na lang natin, abutan pa natin yung inahin. So, yung nakuha natin ng mga inahin ay kulay black. Ayan, yung pintik na kulay black. Ganyang kulay, oh. Hindi masyadong klaro. Ayan. Ito, pang-apat. Apat na pirasong inahin yung nag-itlog sa araw na ito. So, minsan, kukunti lang yung nakupulot ko kasi hindi naman lahat ng inahin ay araw-araw na nangingitlog. So, ito na, apat na piraso lahat. O, yun. Salamat sa Diyos. Tiga-apat. So, 10 araw lang. May 40 piraso ng itlog. Ayan. Ganyan kabilis. Paggagamit ng incubator. Si Bob, mga kapatid, na i-deliver ko mamaya. 6.75 po yung kanyang timbang. Pamamaraan po natin ito para po maiwasan natin na mamatay po yung ating pabo during sa travel natin pag mag-deliver po tayo. So, mangilan-ilan lang po ang gumagawa nito. Yung iba ay hindi po sila nagbabasa ng mga malalaking pabo pag mag-deliver. Siguro hindi pa sila nakaranas na mamatayan ng pabo. Pero sa kagaya ko po na ilang bisis na po nakaranas na namatayan ng pabo during deliberation. So ito po yung isang pamaraan ng mga breeder para po maiwasan yung pagkamatay ng ating mga malalaking pabo, lalo na itong mga barako. Prone po ito sila sa heat stroke po dahil sa init. Kaya ito, pinapalamig o binabasa natin yung kanilang katawan para ready po sa travel. At hindi po so, mga kapatid, hanggang sa ngayon, basa pa po yung kanyang balhibo. So, yan po yung sinasabi ko sa inyo na kailangan po yan para maiwasan yung mortality rate sa travel. Kasi nakailang bisis na po tayong namatayan ng ganung sitwasyon. So, ito na po yung bumili sa aking Jersey Bob. So, siya na po yung may-ari. At ayun po yun. Ayan, basa kasi, ayun nga, sinabi ko sa inyo na kailangan talagang basain para maiwasan yung mortality rate. So, thank you guys, sir. Okay, no problem. Kudos. So, ito mga kapatid, isang dumalaga. Tapos, dyan sa kabila, mayroon po dyang 18 pirasong sisiw ng manok. Hindi ko na lang po nabidyuhan. Na-close ko na po. So, sisiw po yan. The old. Mga isang linggo na po. Ayan. Yan nasa ilalim na box. So, ito, dumalaga po ito. Ang bibili nito ay isang may-ari lang po sa manok at sa pabo. So ito na, ito na po yung pangalawang i-deliver natin. 18 piso ng manok. Ayan, sisiw ng manok, 18 piraso, tapos isang dumalagang pabo. Ayan po siya. So let's go, kita-kits na lang mamaya doon sa ating buyer. Sa ngayon po, andito po ako sa harap ng pinagtatrabahoan ni Mrs. kasi isasama ko po siya sa aking delivery. Ayan, siya po yung pahawak sa carton. At mamaya lang ko punti, ayan. So ito na po, may... Amo mga regular niya, so... Thank you! So ito na mga kapatid, pangalawang customer natin sa araw na ito, si Sir. 18 pirasong manok, tapos isang dumalaga. Na, thank you, sir. Ay, kami bahala na, sir. Paano lang kita mo? Gigot mo mang nag-deliver. Counter, guys. Counter.